And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there they fell upon men a great hail out of heaven, every stone about and weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ni Lord. Pag-aralan muli namin. Handa po kaming aralin to, Lord. Itanggapin din po, Lord, kung ano yung mga aral meron ngayon. Medyo matindi yung judgment. Nakita namin po din sa mga napag-aralan namin. So, I pray na yung details ito, Lord, maintindihan din namin. Ang application nito, Lord, sa aming buhay ngayon. At kami po yung ma-inspire na mag-soul winning, sa labos testimony, na we're making a huge difference pa sa mga buhay ng mga taong ito, Lord. And so, yung iba po, Lord, ay matuturin, sumuporta sa gawain. Ay, salamat sa inyo po, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Gandang gabi po. Gandang gabi. Gandang hapon po sa lahat. Tingnan ko lang po ulit yung ating outline, no? Para wala namang bago sa atin, pero maganda kasi makita natin. Ito muna tayo sa documents. Ano nga ba yan? Ito. So, hindi ko pwedeng zoom, di ba? Pero yan, at least yung... Ito niyo po yan, yung mga bilog-bilog sa taas. Ito yung mga parang markers yan. Ng 7 years, Daniel 70th week. Kaya tawag na iba na 7-year tribulation. Hindi naman. So, actually kasi 3.5 lang yung tribulation, then rat, yung black. Okay, naalala? So, yung mga unang nasa kaliwa po, yan yung mga seals, yung nasa yung pa nakataas na bilog-bilog. Yung timeline po dyan, no? So, hindi exacto yan, pero ganyan po yung pagkakalatag niyan. Basta una, seventh, first, second, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, dyan po yung naganap yung rapture, and then, dyan din po binuksan yung seventh seal, pero after ng seventh seal, yung nasa taas naman, mga trumpets. So, lahat ng trumpet, may equivalent na parusa. Okay? And then, dun po yung first half. Nung ngayon, nasa second half na tayo, starting ng Revelation 12. Nasa baba naman po, makikita niyo po dyan, tinapat po yan sa yung first vial, sa first trumpet, second vial, second trumpet. Magkakatapat yan kasi, parang iisa sila eh. Kung di man isa, magkakasunod sila. Ibig sabihin, yung inaapektuhan sa first trumpet tsaka first vial, nakikita niyo po ba? Try ko ng konting zoom ah. Wala pa. Ayan, okay. Kita? So, first trumpet, first vial. Second trumpet, second vial. Nakita niyo po? So, ang affected ng first is earth, then sea, river, sun, darkness, Euphrates, river, then hail. So, binasa natin kanina yung hail. Pag sinabi hail, sino nakakita na ng hail dito? Yellong na lagagag. Nakakita na ba kayo ganun? Yung mga bata. Saan ka nakakita? Saan? Yung races po, umulat. Saan? Sa Banaba po. Banaba. Anong nangyari nga dito, ma'am? So, nangyari yun, di ba? Pero liliit lang nun, di ba? Nakakabasag ba ng sakin yun? Hindi masyado, di ba? Yung kanina sinabi doon, gano'n daw kabal... Ilang talents yun? Medyo advance lang tayo. Sabi dyan, about every stone about the weight of a talent. So, yung talent ay medyo old ano kasi yan eh. Old weight, measure of weight. Pero ang alam ko, basta mabigat daw yan. Parang 6 pounds, parang ganun. Hindi naman. Wala. So, hindi naman siya... Hindi pa rin mabigat, eh, pero kaso kung nalalaglag sa langit, ang ano nun eh.
kahit sa bato, tatagos yun. Huwag namang ilang floor. Pero kahit mga ilang floor, siguro tatlong floor. And imagine nyo kung gaano ka big up yun. Kahit nasaan ka, patay ka. Kaya nga, yung sinasabi dito is takot na takot yung mga tao, di ba? Nasa na ba yung aking isang file pa? Dito ata yan. Yan. Okay, kasi dito tayo. Tingnan natin yung... Okay. Dito tayo. So... So, nabanggit na ba yung Babylon last time? Na pag-usapan na ba natin yun? Hindi pa. Sa ibang preaching na. Anong preaching yun? Yung 17. Kingdoms. Oo, pero hindi pa natin nadaan yung text. Kasi dito pala mangyayari yun eh. Sige, search ka. Ah, sa Catholic, di ba? Yung teaching natin sa Catholics. Revelation 17, di ba? Sige. So, kaya medyo nadaan. Ngayon, nasa 60 tayo. Nabanggit na yung Babylon later dito sa... saan na ba yun? Dito sa bandang uli, yan. So, hindi na kayo mahihirapan kasi na medyo na ano natin yun. Saan na ba yun? Yan, Babylon, di ba? Anyway, hanggang tayo sa ating outline. So, starting ng chapter 13, nandiyan na yung Rise of the Beast, Antichrist, syempre tatakan. And then, yung Sharp Sickle, which is, naka-inside siya sa chapter 7, which is the Rapture. Okay, natapos na tayo dyan. Chapter 15, maikli lang, Song of Moses. And then, yung vials ay binigay. Last time, pangatlo na to ngayon, no? Yung seven vials, sinisaysa natin, which is nag-correspond nga po sa trumpets. And then, Babylon next chapter. Ay, dyan po yan, ha? Period of the wrath of God yan. Yung from chapter 8 to 11, and then chapter 16 hanggang 19. Punta na yan yung text. At least, alam niyo yung outline. So, natapos tayo dito last time, yung mga, ito po yung dragon, yung beast, saka false prophet. Naalala nyo pa yun? Kailan lang yun? Parang sinasabi natin unholy trinity, di ba? Kabaliktaran ng trinity, na holy trinity. Ang holy trinity, syempre, God the Son, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito, parang ganun lang. Kasi si dragon, si Satanas, yung kanyang beast, okay, yung antichrist yan, and then yung false prophet na parang sumusugunda lang sa beast. Sabi dito, for they are the spirit of devils. Ano ulit yung ano? Sinong gusto ng palaka dito? Hindi ko na ulitin dito basta madumi yan, di ba? Pero iba kumakain yun eh. Oo, di ba? Ingat lang. Basta, ano. Pero kasi kahit sa kanila dati, didiri tayo dyan. Kasi ngayon, alam na natin kahit paano eh. Pero ang kinakain yan, mga langaw, di ba? Anyway, so, sinasabi dito, parang kinukumpara nga sa mga palaka at napakarumi. Okay, pero sabi dito, for they are the spirits of devils, pansin niyo po, working miracles. Napansin niyo ba yun? So, kung alam natin nag-work ng miracles, sino? Alam natin ang Diyos, pero hindi lang, no? Kasi ang demonyo po ay manliloko, tawag dito, manggagaya siya, ginagaya niya si God. Okay? So kaya nag-go-work din siya ng miracles. Kaya nabanggit na rin natin ito ng mga ano nasa Pentecostal, di ba? Kaya huwag kayong maniniwala kahit gumaling pa yan ng totoo, hindi ibig sabihin nun sa Diyos sila. Amen? Kasi nangyayari yan eh. Okay, sabi dyan, which go forth unto the kings of the earth of the whole world. Yung sabihin ng go forth unto the kings of, ano daw yung nag-go forth? Yung spirit of devils. Nakita niyo ba yun? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin niyan po, huwag kayong magtataka, ba't parang galing din ang kalaban natin? Di ba? Kasi misa, iisipin natin, yung mga mabata, eh, yung Panginoon ang pinakamagaling sa lahat, pinakamakapangyarihan. Bakit parang
minsan parang ano, ito laki ng problema natin, bakit? Ba't nakakadama pa minsan yung kalaban, eh, kung makapangyarihan ng Diyos? Pero dapat maintindihan natin na inaalaw kasi ng Diyos yan para masubukan din tayo. Ewan ko, siguro, parang exciting, di ba? Pangit naman, no? Walang tunay na laban. Amen? Yun ang dahilan dun eh. Bakit ba tayo inaalaw ng Diyos na subukin? Hindi para magkaalaman din, di ba? Kung sino talaga nanampalataya. And marami na-accomplish po yan, yung mga pagsubok. Anyway, sabi dyan, yung spirit of devils na ito, umiikot yan sa buong mundo and gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, ano yung great day of God Almighty? Kung naalala nyo pa, tapos na yung rapture dito eh. The day of the Lord, parang pwede mong ispan yan dun sa wrath of God. Pakita ko na rin ulit. Okay? The day of the Lord, pwede sabihin niya sa rapture, pagdating ng Panginoon, paparusahan sila, mag-uumpisa yung parusa sa kanila. Okay? Pero itong period na to, pinaparusahan pa rin sila. So, ano kaya yung day of the Lord dito? Kung bigyan ko yun ng medyo konting background, dito pa matatalo yung kalaban, yung beast, dito sa bandang 19. Okay? Tsaka sabi dyan, no, Battle of Armageddon. So, nag-umpisa yung Armageddon sa chapter 16. Okay? Pero actually, hindi pa talaga nag-umpisa. Nag-gather pa rin sila. Nag-gather pa lang. Balikan natin, ha? Kasi parang sinasabi dito, ano, ang nag-gather, yung bad spirit. Diba? So, parang ganito, anong magandang illustration dito? Kunwari, saan yung, may kwento kasi yung isang pastor din, yung mga kalaban ng Diyos, napansin niya, nagsasama-sama. Napansin niyo din ba yun? Ba't kaya ganun? Ha? Nagsasama-sama sila eh. Kasi, kunwari, against sila sa Diyos, syempre, mag-gather sila together, di ba? But kahit yung sa atin, kunwari, may kalaban, kunwari, kahit minsan may magkaaway sila, naalala niyo yung, ano, kalimutan ko tuloy yung, sino ba yung magkaaway na pinagbatayan? Si Herod, tsaka si, sino ba yun? Si Pilato. Pilato ba yun? Magkaaway sila, tapos nung si Jesus, pareho nilang kaaway, pareho nilang dinidespise si Jesus. Nung araw na yun, naging best friend sila. Nakita nyo ba yun? Ibig sabihin, may yung masamang spirito, pinagkasama-sama niya yung mga kaaway ng Diyos eh. Yung lang gusto kong sabihin. At dito, ganun exactly yung nangyari. Pinagsama-sama sila, kakalabanin nila lang Diyos. Masama ba yun? Pero maganda dito, parang mapapadali sila. Actually, parang nangyari dito kay Joshua, di ba? Natapos ko lang din kay Joshua eh. Kasi nangyari doon, di ba, iniisa-isa na nilang Israel yung mga kalaban nila. Eh, nagkabalitaan to, ang lakas nitong pagtulungan kaya natin. Ang sabi ng Diyos pala, napadali lalo yung trabaho nila kasi salit na isa-isahin nila yon, eh kaya naman pala nilang ubusin din eh. Kasi pag sumusugod sila, di ba, namimila lang ilang libo lang eh. Kayo lang muna. Eh, na nagsama-sama na yung kalaban, inubos din nila. So, prinsipyo po yun sa Bible. Maganda po yan, kaya huwag kayong matatakot. Kung may kalabang kayo. Matulad natin, kung example, may lumalaban sa atin, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pag may lumalaban sa'yo, tuloy ka lang. May huwag kayong matatakot kasi ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kahit prinsipyo pa magtulong-tulungan dyan, iipunin lang yan, lalo silang mas magiging maganda yung ano, final, yung climax. Di ba? Eh, huwag kayong matatakot, maliwala kayo. Prinsipyo sa Bible yung nakikita natin. Amen? So later, again, matatapos po ito sa Revelation 19. Pero tingnan lang natin kasi may mga interlude dito yung Babylon nga. Anyway. So yung sinasabing great day of the Lord dyan, dyan naman na tila, talaga tatapusin lahat ng kalaban ng Diyos. Okay? Behold, ito kaya napansin nyo dito, bigla sumingit yung red letter, di ba? Si Jesus yung nagsasalita. Sabi dyan, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garment, lest he walk naked and they see his shame. Ibig sabihin yan, ano? Dapat tayo ay magmatsyag.
Parang ganun yung sabi niya. Kasi, bakit nga ba andito yan? Lest he walk naked and they see his shame. So, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Ibig sabihin lang, parang nangyari dito, parang, ano ba yung nire-represent ng pagiging hubad? Nakahiya yan, di ba? Unless yung mga bata, wala kang pakialam sila dyan eh. Yung kahi yung pagiging pag nahuhubaran ka, ibig sabihin nun, kahiya-hiya ka, di ba? Madalas nangyayari sa kanila yan pag sila'y natalo sa gera. Di ba? May kwento sa Isaiah dyan, kaya nga si Isaiah nag-preach ng hubo yun eh. Kasi sabi niya, ganyan ang mangyayari sa inyo. So, ganun po yun. Ibig sabihin, sila yung mapahiya kasi sila yung matatalo. And he gathered them together into place called in the Hebrew tongue, Armageddon. So, ito na po yung mention lang ng place ng Armageddon. Kaya, familiar ba kayo sa term na yan? Madalas siya nababanggit sa end times. Hindi ako nagkakamali, may pelikulang ganyan eh. Tama ba yan? Kasi nga, alam nila, end of the world. Laging ganun ang connotation ng Armageddon. Pero actually, hindi naman exactly. Kasi lugar lang yun ng battle ng laban sa Diyos tsaka yung mga kalaban ng Diyos. Okay? Tandaan niyo po yan. Kasi yung pag nakapanood mo yun sa pelikula, parang nagkakaroon ka ng maling ano minsan eh. Pero sabi, kaya nga inaisa-isa natin. Okay? Basta lugar lang po yun. Okay? Into a place. Yung meteorite na yan. Tama, naalala ko. Ngayon, in the seventh angel, so natapos na po yung ano, di ba? Wala dyan. Yung six vials, seventh angel, final na yan. Katapat yan ng seventh trumpet. Ano mangyayari? Tapos na. So, ibubuhos na lahat-lahat ng parusa ng Diyos. Ngayon, sabi dyan, and there came a great voice out of the temple of heaven from that all saying, it is done. Parang sa Revelation 11. Okay? There were voices and thunders and lightnings. And there was a great earthquake such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God. Sino ulit yung Babylon sa ating Roman Catholic preaching? Sino ulit yung Babylon? Parang gano'n, di ba? Pero yung sabi ko sa inyo, pag pinagsama mo yung, kasi yung sabi nyo, di ba? Ano yan eh? Military state, country state. Parang gano'n yan eh. Hindi naman doon mayroong Vatican state. Kaya ang personal ano ko dyan is ito yung mga elite, yung mayaman, ito yung mga nagmamanipulate ng mundo natin. Hindi sila apektado ng mga pandemic na yan. Hindi sila apektado ng mga recession na yan. Actually, minsan parang sila yung nag-ano dun eh. Nagtitrigger. Sila nagtitrigger na kasi nasa kanila lahat eh. Sa kanilang lakas. Nabanggit ko na sa inyo. Baka kasi hindi nyo naintindihan. Ulitin ko lang po ha. Yung mga elite na yan, wala silang pakialam sa bansa eh. Yung mga bansa parang ano lang yan, parang gatasan lang nila yan. Yung mga tao dyan, nagbabayad ng tax. Pero sila, kung namamanipulate nila yung market, namamanipulate nila yung gera, sila, ganyan lang ng ganyan, okay? Kam-kam lang ng kam-kam. So, parang hindi na sila matatalo. Paano matatalunin yun? Diba? Sila nagkocontrol lang gera, pati ng mga presidente niyan. So, pero, maaalala sila ng Diyos. Ah, ganyan, galing nyo pala, paparusahan sila ngayon ng Diyos. Amen? Ayan, so naalala niya, hindi para bisitahin, pero kundi parusahan. Okay? So nangyari doon, every island fled away and the mountains were not found. So medyo matindi ito, no? Pag tinagalog mo, yung mga island daw ay umalis, nawala. And yung mountains, nawala. Yung sabihin, yung talagang gera. Siguro talagang tinitira yung mga bundok, sabog. Parang pag nanonood ka ng ano, di ba? Yan, naalala ko yung mga pelikula na napakalalakas eh. Nasa pak yung bundok eh. And there fell upon men a great hail. Ito na po yung hail, no? Yung sobrang laki daw, parang mga meteorite na to eh. Hindi na to basta hail. Na
Sabi diyan, every stone about a weight of a talent, and God and man blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague therefore thereof was exceeding great. So pasinin niyo, medyo nagkakaano na to. Nagkaka kasi nga 17:18 sisingit dito eh. Okay? So tapos na halos yung 7 years. So ano na lang natin? So sino mananalo? Yung mga tao o yung Diyos? Eh, imagine mo itong mga to na nagsama-sama na. Marami yung Russia, yung Amerika, China. Nakapanood nyo ba yung ano? Si Stephen, pinapanood minsan yan eh. Pinagsasama-sama yung mga ilang nuclear na meron sila. Ilang warship. Ilan ang aircraft carrier ng Amerika. Alam nyo ba? Limutan ko rin eh. Yung China daw, meron ng isa. Meron luma. Yung isa, ginagawa pa lang, bago. Wala yung pagsama-samahin yun. Bawat aircraft carrier, merong hundreds of plane yan. Kaya napoproject nila yung power nila kahit saan eh. So imagine mo na lang, sino man nanalo? Alam natin ang Diyos, di ba? So isang ganyan niya nga lang yun eh. So, by the way, sino, ba't gustong kalabanan ng Diyos ang tao? Basahin nga natin sa Psalms. Gusto kong tapusin kasi dito, baka para iba na yung Revelation 17. Anong sinabi sa Psalms 2 ba yan? Yan, ama, no? Sabi ito, why do the hidden rage? Yung hidden, mga hindi mananampalataya. Galit daw sila. And the people imagine a vain thing. Anong vain thing? Walang kwenta. So, galit sila, ang ini-imagine nila, walang kwenta. Ano kaya yun? Tingnan natin. Sabi sa 2, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. Sa Tagalog, yung mga leader-leader ng bansa daw, ng buong mundo, ay nag-usap-usap. So, meron bang ganun ngayon? Ano yun? United Nations, di ba? Nag-uusap-usap lang. Kaya sabi nga sa inyo, madali na lang gawin yung sinasabi ko kanina. Yung mga elite, gusto nilang kuna, pabagsakin yung isang bansa, kaya nilang gawin yun. Ganun lang. So, ayan, makapangyarihan dyan, yung mga nagkocontrol nun. Okay? Kunwari, yung Pilipinas, naging hub ng mga Kristiyanong totoo. Kunwari lang, kung gusto nila tayo pabagsakin, pwede nilang gawin yun. Subukan nila. Pwede nilang gawin yun. Okay? Kasi sabi dito, gusto nilang kalabanan ng Diyos against the Lord and against His anointed. Sino yung Lord? Siyempre, ang Diyos. Sino yung anointed ng Diyos? Siyempre, Jesus. Christ nga yan eh. Pag sinabi anointed, Christ. Sabi dito, let us break their bonds asunder. Pag sinabing bonds, kasi parang feeling ng tao ay inaalipin sila ng Diyos. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba na nung time daw ni Mussolini sa Italy, bigyan ko ng konting history para magkaroon kayo ng ano, baka sabihin si Pastor, nagyasalita lang ng ano-ano to eh. Nangyari po talaga to, si Mussolini nung sa Italy, medyo lumakas din sila nun eh. Kaya sila yung Axis power, di ba? Yung Japan, Germany, Italy. Okay? So alam niyo ba ginawa niya? Sobrang galit sa Diyos yan eh. Anong gusto nang gawin? Gusto nilang i-reset yung kalendaryo. Alam niyo yung kalendaryo? Kung napansin niyo yung kalendaryo natin, nag-uumpisa yan sa birth of Jesus. Alam niyo ba yun? Ano ngayon? 2021. Ano yung sabihin nun? 2021 after the Lord. Okay, approximately. Okay, hindi naman daw ganun accurate yan. Pero basta, after the Lord Jesus Christ, nag-umpisa yung kalendaryo. Kasi, yung buhay, pagkamatay ng Panginoong Jesus, nasa sentro ng history ng tao. Ganun po ibig sabihin nun. Kaya ngayon, imagine mo na lang anong gustong gawin ng mga tao ang gulit sa Diyos. Galit ka sa Diyos, ayaw mong pipilma ka ng cheque, 2021. Ano yung sabihin nito? Parang sinabi na, in-acknowledge mo yung Diyos. Itindihan niyo ba yun? Kasi wala kang magagawa eh. In the year of the Lord nga sabi dyan eh, 2021. Tingnan niyo yung mga diploma niyo.
And sabi dito, let us break their bands asunder. Ibig sabihin, ayoko na! Umpisa natin ulit, ano, year one. Nangyari daw yan sa France. Okay? Nung nagkaroon din, revolution din sila. O dahil nagkaroon tayong revolution, magtatayo tayo ng bagong sistema ng gobyerno. Papangalanan natin ang date ngayon, 1. Okay? 00. Next year, 01. Next year, 02. Ganon sila. Kaya yung sinasabi ko dito, galit. Yung maraming galit dyan sa Diyos. Amen? Ayaw lang nilang pahalatayan kasi nga mahalata ng mga tao. Eh, ba't kayo galit sa Diyos? Yun ang totoo. Kaya alam yung mga preacher tayo, mga kalaban natin yan. Kalaban natin mga elite. Sana nakuha niyo yun. Ewan ko, nakuha niyo yun. Anyway, balik tayo dito. Kaya sabi dyan, parang ganun din, di ba? Nag-bind sila together. Gusto nilang talunin ng Diyos. Di naman nila kaya. Okay? Kaya, ayan, nung pinapalusahan na sila ng Diyos, anong gagawin nila? Sanip ng magsisi sila, anong ginawa nila? Lalo nilang minura ang Diyos. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ang tigas ng puso nun. So, pray natin eh, mga kaibigan natin, huwag maging ganyan. Amen? Minsan, yung problema, yan din ang maglalapit sa kanila sa Diyos eh. Pag nagkaroon sila ng problema, bigla nilang, ay, may Diyos pala. Kala ko, hindi na ako magkakasakit. Kala ko, hindi na ako malulugi. So, yan ang mangyayari in the end. So, anong kinalaman ng, ano, yung ano kasi nito, yung mga tatalo sila sa Revelation 19 pa. Inasabi ko na lang sa inyo para i-look forward nyo. Pero, ang pinaka-highlight lang natin ngayong araw, ngayong hapon, ang mga tao, galit sa Diyos, susubukan nilang alabanin ng Diyos, mananalo ba sila? Kala lang nila yon. May mga tao ganun, kala nila, panalo na sila eh. May mga nang-aasal dyan, kala mo, naanam ng Diyos. Pero later, doon tayo magkakalaman. Amen? Parang time na, no? Kaya, tandaan niyo, Armageddon, yung bigyan ko na lang kayo ng mabilis na ano din. 17, i-describe lang yung Babylon tsaka yung beast. Okay? Nanakay sa Roman Catholic. Then sa 18, doon na siya sisirain. So pag nasira na yung Babylon, pinasabog na, okay? Hindi ko lang talaga sure dito kung anong mauna, yung destruction ng Babylon or yung ubusin yung lahat ng tao. Pero parang mauna yung Babylon eh. Kasi nga, sila yung pinaka-elite, sila yung unahin. Okay? And then, yun na, masaya na tayo nun pagkatapos nun. Amen? Gusto na ba ubusin yung mga kalaban ng Diyos? Hintay lang tayo kasi hindi tayo gagawa nun eh. Amen? Magtapat lang tayo, wala tayong kayang gawin sa panahon natin ngayon. Wala, parang nga tayong basahan na pinatadyak-tadyakan lang eh, di ba? Gusto rin ng pakasal yung mga bakla, wala tayong magawa eh. Meron pa naman, medyo may boses pa tayo ngayon. Pero sa ibang bansa, wala na. Ang ano? Ang kinausap lang nila yung mga Supreme Court ano eh, justice eh. Tuloy mo, ilang tao lang yung nag-determine, oh, pwede nang pakasal yan, lalaki sa lalaki. Tuloy mo yon. So kaya hanggat may magawa tayo, gawin natin. Amen? Amen. Magawin natin. I-share yung salita ng Diyos. Pagkatapos nun, di matatapos nun ha. Pag naligtas na yan, disciple mo yan. Minsan, mahirap yun eh. Mas mahirap yun eh. Sinong gumagawa nun? Tulungan nyo na lang yung pastor. Amen? Amen. Ano pa? Natakot na ba kayo? Ligtas ka, hindi ka dapat takot. Sige, dumunta tayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon, na nakita namin kung paano niyo lilipulin, Panginoon, yung mga kalaban niyo, Lord, o yung iba, Lord, ay hindi pa namin natalakay. Nakita namin sa Revelation 16, Panginoon, na may araw din sila. Kami po ay dapat lang magtapat at kami po ay mag-reap ng rewards dito sa lupa at sa langit, Panginoon, especially. So, I pray na ma-encourage ang bawat isa. Maraming salamat sa testimony, Lord. Maging mag-ganahan kami, Lord, mag-soul winning, Panginoon. Dahil darating ang panahon na ganito na nga po. Actually, even now, Panginoon, sinasample na ibang bansa, Panginoon.
yung mga karapatan silang nawawala na, binabaliwala, Panginoon. Yung iba, Lord, ay tinatago din po, Lord, yung mga namamatay sa bakuna, Panginoon. Nagagawa nila yun. Paano nagagawa yun? I believe ay nag-work na, Lord, sila. Matulad sa nabi dito, Lord, spirit of devils, Panginoon, wala silang pakilap sa namamatay. At I pray, hindi kami ba desensitized dito, Lord? At makita namin na importante yung buhay, and therefore, soul winning kami, mag-disciple, mag-ipis namin yung totohanan para maligtas yung mga dapat maligtas, Panginoon. So, ilaman po, Lord, na samahan niyo po, Lord, kami sa aming mga ginagawa para sa inyo. Kasi yung mga bata, Panginoon, bigyan sila ng lakas ng loob, ng talino, bawat sa amin, Panginoon, kayo po mag-gagabay at magpoprotekta, Panginoon. Magawa namin dapat namin gawin. So, hindi ako po, Lord. Kaya pong malulati. In Jesus' name, pray. Amen.